Ayun na nga, di ba? Ay, ulitin ko na lang. Part 2 nung big number at saka yung division na slower process. Kasi, kung yun yung ano nun eh, if you all know kung ano yung ones complement at saka twos complement. Sa computer science and computer programming or computer related courses, yung ones complement is the inversion of bits. Kung ano man yung binigay, invert mo. So kung 0 siya, magiging 1. Kung 1 siya, magiging 0. 2's complement is 1's complement plus 1. So isipin nyo na lang kung gaano kabagal yung division. Kasi sinabi ko na kanina, division is a repeated subtraction. Walang subtraction sa computer. Wala. Okay? Inverted lang yung bits. And mag-deal tayo ng negative number sa computer. Pag 1 siya, negative. Pag 0 yung kanyang nasa kaliwa o yung leftmost. Kasi kung gagawa tayo ng box, halimbawa, 7. 7 is tatlong 1. So kung may isa pang 1 dun sa pinakaunang part niya, that is negative 7. Pag 0 yon, yung pinakakaliwa niya, positive 7. So ganun mag-deal ng numbers with computer. And then yung fractional part or yung mantisa, sa engineering mathematics, ang tawag doon is mantisa or yung fractional part. O yung sa Tagalog, butal. After the decimal point yon. Or yung non-terminating digit. Kaya nga, na ginagamit din yung rounding off sa computers eh. Ang ginagamit nga ng Microsoft is yung banker's rule. Ang banker's rule, pag greater than 5, add ka ng 1. So kung 5.5, magiging 6. Pag less than 5, 4 pababa, 3.3, magiging 3. Or magiging 0. Depende na lang kung ano yung, kung saan decimal places, kung anong decimal place mo siya i-round off. Yun yung banker's rule na ginagamit ng Microsoft. So pag sinabi yung Microsoft, yun yung ginagamit ng lahat ng Microsoft Windows na operating system. Okay? Kaya nabuo yun kasi para hindi na mahaba ipapakita niya. Kumbaga, sa computers kasi, ano eh, meron tayong concept ng truncation. Merong hanggang limit lang yung ipapakita niya kasi napakahaba nun. Forever yun. Di ba? Yung mantisa o yung fractional part na tinatawa. Yung positive 38 to negative 38. Pag sa big na, mililimit mo lang siya kung hanggang saan. Pero pagka wala, kung isasagad mo yung double precision, hanggang negative, hanggang 38 yun. Kung single precision kasi, ang single precision is up to 30. Negative 30 to 30 single precision. So doon pumapasok yung concept ng precision at saka accuracy. Okay? Sa physics naman yun, sa science. O kung kanina may relation sa math, sa physics naman o sa science, meron tayo tinatawag na precision or accuracy. Especially yung precision, yun yung ginagamit natin eh. Kung gaano, how close a value to the real one. Especially yung repeated digit, yun yung accuracy. So meron tayo tinatawag na double precision accuracy at single precision accuracy. Or in layman's term, o sa mga programming languages, single or double. Agaya nun, di ba, pag dinisplay mo sa power siya, nilagay mo yung pi. Pi lang, lalabas mo yung value ng pi. Hindi nga i-display yun as 3.1416. I-display nga as 3.14 up 3.1415629... Or kung sa fraction, 22/7.
So, yun yung mga values na kailangan mo i-ano. Napaka-technical nitong mga ano ko ngayon kasi kahapon naging religious ano ko. Open sa lahat. So, ito namang binablog ko ngayon is para lang masabi sa inyo kung sakasakali, sana nabigyan ko kayo ng clue kung ano talaga yung ginagawa. Kasi marami rin na-amaze eh. Yung mga tao ngayon, especially yung mga matatanda natin, na-amaze din sila sa kung gano'ng kalalaki yung pinaprocess ng computer natin. Akala kasi nung iba, or kagaya natin, mabilis yung kasi pag press natin ng enter, lumalabas agad yung sagot. Pero kung pag-aaralan natin yung nasa loob, yun yung pinakamabagal, lalo na pag-division. Lalo na kapag hindi natin naintindihan yung one's complement and two's complement. Kasi yung iba, yung mga kakilala ko, or yung mga dati kong tinuturuan, siguro, mas magaling na sa akin ngayon. Kahit nakapikit, di ba? Si Christian siguro, kahit nakapikit, paring Christian, master yan eh. Ano, kahit siguro nakapikit, master niya na eh. Alam niya na yung gagawin. So, dapat, yun yung sinasabi eh. Si Christian, nakasa lang naman siya. Di ba? Nagsipag lang din. So, kailangan doblihin natin sipag natin para maayos. So, yun lang. Part 2 lang ng video kung paano lang mag-deal ng numbers yung computer. Kasi minsan, programming language tayo agad eh. Hindi muna natin nakikita yung basic eh. Nakakalimutan natin yun. Di ba? Saka yung logic, paano ko magdi-display, ewan sa PowerShell, paano ko magdi-display ng ano, negative number? Or kagaya nun, di ba? May dot mat, ano to? Dot net mat class. Or yung dot net framework na mayroong mga mat functions. Yung ABS na function o yung absolute value, kung hindi mo na master yung absolute value, yung ABS na yun, o absolute value na yun, paano ka magdi-display ng negative number? Paano mo babalik ta rin yung sign on kung hindi mo alam? O, di ba? Paano yun? Kasi minsan, tayo, pag hindi natin na-explore, hindi talaga natin malalaman. Kaya dapat alam na natin yung mga concept bago natin i-apply sa programming languages. At mind you, kaya ko nga sinabing .NET math class kasi kinuha yon sa theories ng absolute value. So math, science and computer science interrelated. Okay? So lahat ng concepts ng tungkol sa computers nang galing either sa math o sa science. Hindi tayo pwedeng umalis dun. Akala kasi nila, magkaiba. No. Pag nag-comsci ka, nag-IT ka, never ka makakaligtas sa ganun. Uulit-ulitin mo yun sa utak mo kung talagang mahal mo yung trabaho mo. So, yun lang.